Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, we're going to propagate our Velodendron White Wizard. Meron tayong dalawang pots na i-propagate ngayong araw na ito. Makikita nyo guys na marami na siyang ugat at konti lang yung variegation niya. Meron dito sa ilalim na half moon variegation, dalawang dahon, at ang dami na ng kanyang ugat. So, kailangan nating ipropagate ito. At ito namang isang pot, marami na rin siyang ugat. Ngunit, konti lang ang kanyang variegation. Okay, start na tayo gamit ang kutsilyo. Putulin na natin ito. Na-disinfect na ito guys ang kutsilyo na gamit natin. At kailangan na natin itong putulin. Dito tayo magka-cut. Ayan guys. Kailangan natin lagyan ng tumutulo pa yung kanyang ano. Ang gamit ko guys, ang nilalagay ko dito ay ang nilalagyan ko siya ng cinnamon powder para mabilis maghilom ang kanyang sugat. Yung guys, pwede nyo siyang patuyuin, pero ako hindi ko na siya hinintay na matuyo. Nilalagyan ko na siya agad ng cinnamon powder. Para mabilis maghilom ang kanyang sugat. Saka ang ito din. Guys, ang lalagyan natin ng nakat nating Philodendron White Wizard, at meron na rin siyang combination of carbonized rhizol and dried carabao manure. So sa pagpili ng ano guys, ng pot natin na tamnan, kailangan guys piliin nyo yung malaking butas para mabilis mag lumusot yung tubig. Tama ba yun guys? Lumusot. Lumusot yung water dito. Ay nako, napakahirap mag-Tagalog. So, yun na nga guys. Yun ang pipiliin nating pots na malaki yung butas niya. Para fast draining, hindi mag-stuck yung water sa soil. So, itanim na natin ito, guys. Guys, huwag kayong magtaka kung bakit naka-Tagalog ako, ha. Alam nyo na yan.
So, para sa viewers natin. So, kailangan itanim na natin ito. Ayan, makita nyo, maraming gamot. Lagyan natin ng lupa. Sabi kasi ng mga anak ko, guys, mag-Tagalog ako para maintindihan ng Luzon viewers ko yung aking sinasabi. Kaya, nagtatagalog tayo ngayon. Ayan. Yan, lagyan lang natin ng lagyan ng lupa hanggang matabunan yung kanyang ugat. Hindi natin gamit ngayon ang dilaw na gloves kasi mas komportable itong nakakamay lang. Ayan guys. Ayan. Doon tayong dalawang cuts ng ating Philodendron White Wizard sa isang pot. So, itanim. Itanim na rin natin ito. And tabunan lang yung gamot. So, wag lang natin masyadong idiin, guys. Para makahinga naman yung kanyang ugat. Lagyan natin guys ng stick. To support, lagyan natin ng stick para ma-support yung one leaf na kinat natin. Ayan. So, ito na guys, ang napropagate natin sa isang malaking pot, isang top cut at isang one leaf. So, dahil kulang na tayo sa oras, may pupuntahan pa tayo. Yun na lang muna guys, isang pot na lang muna. So, ito na at gagamitan ko lang sila ng root, spray ko sila ng root grower. So, gamit ko guys na root grower ay ang NAA plant root hormone. So, yan guys, spray lang natin ito sa ating plants. So, yun na. So, ilagay natin sa shady area na hindi nasisikatan or inaiinitan kasi bagong cut pa lang siya. So, kailangan yan nasa silong siya na hindi sinisikatan ng araw para hindi siya mamatay or masunog yung dahon nila. So, yun lang guys sa videong ito. Yun lang. At dito na nagtatapos ang ating pagpropagate ng ating Philodendron White Wizard. Sana nakabigay ito ng tips sa inyo kung paano magpropagate ng inyong Philodendron White Wizard. Thanks for watching guys. God bless you all.